Bagal po ako kumilos sa trabaho, masisisanti po ba ako? Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Sa video ito guys, sa pag-uusapan natin ang isang viewers natin no, na nag-comment sa atin na hindi ko nila guys lalagay yung pangalan niya kasi nahiya siya. So, ang topic guys natin ay mabagal ako gumalaw, masisisanti po ba ako? Ang video ito guys ay para sa mga bagong crew, sa mga bagong hired na nagsisimula pa lang at nag-aalala sila na baka sila'y matanggal dahil mabagal pa sila gumalaw, mabagal pa sila pumick up ng mga call. Ayan. So, yun guys, bago natin ito umpisahan, shoutout muna tayo kay Jason Ladeca. Ayan, maraming salamat sa iyo pare, sa pag-support at sa pag-share ng aking mga video. Kay Darrell Jane Vlog, ayan, shoutout po. At kay Ana Rose Diluna, ayan, shoutout po. Kay Junan Revilla, shoutout din po. So, yun, huwag natin ito patagalin. Start na tayo. So yun, magbibigay ako ng paliwag dito guys. Kung ikaw ba ay matatanggal kapag mabagal ka gumalaw no, as a service crew. So yun, unang-una guys, kung bago ka pa lang na service crew, normal lang po na maging mabagal tayo kasi hindi pa natin gamay ang mga product nating mga ilalabas, mga cooling code, hindi pa natin gamay yan. Kaya ang nangyayari guys, kaya mayroon tayong training na tinatawag. So sa training na yun guys, isusulat nyo yung mga product description, isusulat nyo yung mga pagkakasunod ng pag-assemble ng product. Makikinig kayo sa crew trainer nyo dahil meron kayong crew trainer na mag-assist. Then sa IFC, kakabisaduhin nyo bago kayo ma-certified. Sa IFC guys, nandun ang opening procedure, closing procedure, product description, at mga utensils, lahat ng mga gagawin nyo guys sa loob ng station nyo, nandun lahat guys, kaya walang dahilan para hindi tayo matuto, no? Then, kapag na initial na tayo, tapos ipapollow up tayo ng team leader natin, tapos certified ng manager. Kapag na-certified na tayo, dapat magbabago tayo at dapat mag-improve tayo. Kung na-certified ka na guys, at wala pa rin pagbabago sa'yo, talagang mabagal ka gumalaw, i-routine ka sa bawat station. Bigay tayo ng example, ilalagay ka sa dishwasher, then kapag hindi ka pa rin nag-improve sa dishwasher, ilalagay ka naman sa kitchen. Kung hindi ka nag-improve sa kitchen, ilalagay ka sa dining. Kapag hindi ka nag-improve pa rin sa dining, ilalagay ka naman sa counter. Then, ilalagay ka sa assembly. At kapag hindi ka pa rin nag-improve dyan, mayroon tayong tinatawag na PA. Ano ba ang PA? Ang PA guys ay performance appraisal. Ayan. Ang performance appraisal guys ay base sa aking naranasan, no? Kinakausap ako ng manager ko. Then, sasabihin sa akin kung ano yung aking performance sa trabaho. Kasi doon guys, sila magbe-base kung i-renew ka pa nila kapag ikaw ay natapos sa kontrata mo ng 6 months o hindi na. So yun guys, kaya kung ikaw ay mabagal sa ngayon dahil bago ka pa lang, huwag kang mag-alala dahil hindi ka pa man tatanggal nila. Kasi ang pagtanggal din sa isang crew nang walang dahilan o walang sapat na dahilan ay hindi naman pwede yan sa dole, no? Kaya nagbe-base pa rin sila sa performance. Maliban lang guys kung ikaw ay mayroong nagawang mali or nakipagsuntukan ka sa loob ng store or nagnaho ka, yun, pwede tayo agad ma-terminate dun. Pero kung tayo guys ay sa performance lang magbabase, hindi ka agad-agad guys tayo tatanggalin lalo-lalo kapag bago pa tayo. Pero kapag tayo guys matagal na, ilang months na tayo, meron tayong tinatawag na PA at dun kayo guys pagbabasihan no, sa performance appraisal. Kaya dapat habang tumatagal, nag-i-improve tayo. Hindi tayo galawang 20 lang. Kasi yung iba guys, galawang 20 kahit matagal na. So yun, sana may natunan kayong kaunting aral dito sa ating topic na to, no? At kung may mga tanongan pa kayo, maaari bang mag-comment kayo sa baba para masagot natin yan. Yun, salamat sa panonood at sana next vlog magkita-kita pa tayo. Yun guys, thank you for watching.